Kaya po ako pumunta ng opisina para po magpaliwanag po sa kanya na wala talaga akong kasalanan at malinis po akong tao. Okay. Gusto po ko sige umarap mismo sa kanya kahit pinagbintangan niya yan na ako na yayarihin niya ako pag naabutan niya ako pero hindi po ako lumayas. Sir Junel, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Sir Idol. Maraming salamat po sa inyo. Opo. Salamat po sa inyong tiwala, Sir Junel. So, kayo po ay pinagbabaril ng airsoft at meron po kayong picture pinadala dito. Ang dami niyo pong tama sa kamay, balikat. Opo. Okay. Opo. At kayo po ay pinagbintangan na nagnakaw. Opo, ng cube ice po. Cube ice. Opo. Dahil lang sa cube ice, kung totoo man yung hindi, pinagbabaril na kayo. Gusto ko po sana magpaliwanag sa kanya, sir. Hindi niya po pinakinggan yung paliwanag ko. Inersop na lang po niya ako ng biglan. Wala nang paliwanag po. Ilang perasong cube ice? Nilagay sa rep o yung bloke-bloke? May cube ice po kasi kami, saka bloke-bloke. O, hawak ko po sa lahat po yun, sir. Okay, so ilan daw po ang binibintang sa inyo na ninakaw niyo pong cube ice? Walang ilang sako. Basta sinabi niya po sa akin, saan ko raw po dinadala yung mga cube ice. So nawawalan po ng cube ice yung pong inyong planta at ibinibintang na kayo pong nagnakaw. Opo. Okay, sir, sandra, bakit nga po nawawalan? Saan po napunta yung mga cube ice? Wala po talaga totally nakuan, sir. Kasi ang unang niya tanong sa akin, tinanong sa akin yung bagsak ng tube ice. Ngayon, yung ice maker. Ngayon po, sinagot ko po siya. Boss ka ako, kapag bagong linis yung ice maker machine tube, minsan nagwawalo, pito, pero ang karaniwang po ako, anim. Mm. Anim po talaga ako yung karaniwan na bagsak. Okay, pag hindi nalinisan, pero pag nalinisan, mas maraming production. Opo, mas maraming production po. So, ibig sabihin, pag nalinisan, dalawa ang naidadagdag sa normal na in-expect na napuproduce ng planta. Opo. Eh, bakit hindi mo nalang linisan araw-araw para palaging 6 to 8 ang cube ice na mapuproduce at hindi ka mapagbintangan? Sir, paano niya ako pagbibintangan? Unang-una, hindi po ako may hawak ng resibo. Pangalawa, hindi po ako mahawak ng pera. Pangatlo, yung operator ko po may hawak ng production. Okay, itong tanong ko, planta yan. Okay, pag na-produce na 'yon, di siyempre ilalabas 'yan, ilalagay sa truck papunta sa mga customer o sa distribution. Sino pong in charge noon? Opo, may mga storage po kami, sir. Ah, storage, di mo na dinideliver. Saan in-store? Opo, hanggat wala pong pang-deliver, sa storage po muna namin dinadala. Okay, then, sino in charge ng storage? Operator po. Hindi ikaw? Lahat po kasi hawak ko po yun, sir. Pero operator, kapag wala na po ako, ako in charge lahat po sa lahat po. Okay, pero meron kang access. Ibig sabihin, hawak mo rin yung susi bilang supervisor ka, di ba? Sorry, sir, tumatawid lang ako sa gitna. So, opo, bilang supervisor, meron kang access sa planta hanggang doon sa stock room hanggang sa delivery. Sir, hindi po sinasara doon dahil naka-open lang po, sir. Naka-open lang. So, ibig sabihin lahat may access? Opo. Okay. Kasi, just in case, madaling araw pa lang po, naglalabas na yung mga delivery, tapos gabi, nag-ano na po yung mga ano, customer po. Okay. Kung ba, pinagbabasihan lang po sa production report, sir. Okay. Pero ang tanong ko po, sir, Sir Junel, mamaya kausapin ko yung mayari. Sabi mo kasi, pag hindi nalilinisan yung ice plant, opo, 6 lang ang napuproduce. Pero pag nalilinisan... Bumababa pa sa 6 po yan, sir, kapag hindi po talaga nalinisan. Exactly, yan, bumababa pa pag nilinisan. Opo. Bilang supervisor, bakit hindi mo nalang linisan palagi ang planta para makapag-produce siya na more than 6? Sir, may proseso po yung paglilinis dyan, monthly po. Tapos sulfamic acid po yung pinaglilinis mo po namin sa machine. Ah, okay. Opo. So may proseso at matagal. Opo. Ah, so dapat pala on a monthly basis nililinisan to, regular. Opo. Pag hindi nalinisan ng after a week siguro, 2 weeks, ayun na, bumabagsak na yung production. Opo, babagsak na po yun, sir. Ayun. Okay. So walang ebidensya, ito pong inyo pong kumpanya na kayo po talaga ay ang responsable sa pagkawala ng mga sinasabing ice o bumaba yung production o nagnakaw in short ng ice. Wala silang ebidensya. Wala po kasi. Ito yung assumption na nila kasi biglang bumagsak yung production. Opo. Alam po nila naman yun, sir, yung lalo-lalo yung mga kasamaan kong supervisor doon na nag-iiba talaga yung bagsak ng ice maker na yun. Okay, sige po. Now, doon po sa pagkabaril, paano mo nag-umpisa yung binaril po kayo? Kaya po ako pumunta ng opisina para po magpaliwanag po sa kanya na wala talaga akong kasalanan at malinis po akong tao. Okay. Gusto po ko sige umarap mismo sa kanya kahit pinagbintangan niya yan na ako na yayarihin niya ako kapag naabutan niya ako pero hindi po ako lumayas. Okay. Gusto ko kasi umarap sa kanya. Wala kang takot na umarap sa kanya?
Opo. Okay. Kaya sige po, umarap po ako sa kanya. Ngayon po, iput mo, ba't eh ka nandito ko pa, sabi sa akin. Ngayon, pinagbabaril po ako ng airsoft po. Siya po yung nagsawang magbaril sa akin. Inilag ko lang po yung ulo ko, sir. Tumagilid lang po ako. Para matamaan yung mata ko, sir. Okay, walo ang nakikita kong tama rito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 11. 11, 12, 13. Oh, so talagang tinatad ka ng baril ng airsoft. Opo. So ang ginawa mo, kinubera mo lang ulo mo. Hindi po ako umilag, sir. Inilag ko lang po yung ulo ko dahil patutunayan ko sa kanya na wala talaga akong kasalan. Okay. Malinis ako. So kung hindi mo inilag ulo mo, posibleng tinamaan pati ulo mo? Opo, nag-steady na lang po ako sa tinatayuan ko lang po, sir. Inilingon ko lang po yung ulo ko sa likod ko para hindi tamaan yung mata ko, sir. Pero hindi ako umilag sa bala niya. Oh, Attorney Garrett Tung ng AXIS Party List. Magandang hapon sa iyo, Attorney Garrett, sa muli. Magandang hapon po, Sir Rafi. Itong complaint natin, ang daming tama ng airsoft, mga sugat-sugat sa kanyang kamay, katawan, pinagbabaril ng kanyang amo, at ang ginawa niya, inilag-ilag na lang yung ulo niya, dahil kapag hindi, baka pati ulo, tinamaan, mata, delikado. So, may kaso ba dito si may-ari? Ang sabi ni may-ari, nagnakaw ka kasi, kaya ito, babarilin kita. Hindi naman pwedeng ganun, Sir Rafi. No? Hindi naman tayo nasa Wild West. Liable po dito si amo, dun sa pinatawag natin, less serious physical injuries. Unlike po yung kaninang kaso natin na slight lang, ito less serious dahil po sa dami ng tinaang tama na kanyang natamo. Yun nga po, kung hindi niya dinakpan ng kanyang ulo, edi siguro mas malala pa to dahil kung tumama sa mata, may kabulagan pang naganap, serious physical injury sana. Pero dito, swerte at nakaiwas, swerte at nakakover, less serious lang, maraming pasa sa lahat. Less serious. Pag less serious, yes, usually ilang taon na pagkakulong? Ang less serious physical injuries, Sir Rafi, is around 2 to 3 years imprisonment. So, hindi na po natin kailangan padaanin pa ng barangay constitution. Okay, maliwanag. Salamat, Attorney Garrett Tung ng AXIS Party List. Magandang hapon sa muli. Sir Junel, meron bang CCTV camera sa planta, sa paligid, sa loob, sa labas? Marami po, sir. Marami po. Lahat po na CCTV po kami dun. Okay, so ginamit ba ng amo mo yon para siya ay makapag-desisyon, makapagsabi na ikaw nga talaga ay nagnakaw? Hindi ko po alam, sir, kung saan niya kinuha yung binintang niya sa akin, sir. So wala siyang prinsinta sa iyo na footage ng CCTV na magpapatunay na nagnakaw ka talaga ng blocking eyes? Wala po. Ah, okay. Kasi dapat bago siya magbintang, mga amo, kay mga amo na ikinig sa inyong mga tauhan, may hard evidence. Kung wala mang hard evidence, at least may mga credible na mga testigo. In this case, may mga CCTV pala. Sana ginamit nila yung CCTV. Opo, sir. Kasi sa unang-una po, hindi naman po ako may hawak na resibo. May operator po, tapos may gwardiya rin po kami dyan sa loob. Bago lumabas po yung mga yelo po, sa gate pa lang po, binibilang na po lahat ng mga gwardiya. Oh, yun naman pala eh. Sus. May gwardiya pala kayo. Lahat ng mga bloke-bloke na ice lumalabas sa compound, opo, ina-account ng gwardiya o binibilan ng gwardiya. May gwardiya po sa gate. Meron din po gwardiya doon sa taas, sir. Oh, so wala kang kawala. Hindi ka pwede magpuslit kung tutusin. Opo. Okay. Anong pangalan ng nagbaril sa'yo? Manuel Uitinho po. Manuel Tinho. Ano to? Opo. May-ari o manager? May-ari po. Manuel Tinho. Okay. Major Abraham Atencio. Magandang hapon po, Major. Opo. Major, kilala niyo po itong si Manuel Tinho, yung may-ari ng OCT Enterprises. Actually, sir, hindi sir ako masyadong ano doon sa OCP Enterprises na yun, sir. Pero hindi ko lang po alam kung yan po yung sa ice plant po ba yan? Ice plant, apo. Ito na po yun. Mm. Kilala niyo po si Manuel Tinho? Personally, sir, hindi po. Pero narinig niyo po? Narinig ko po yung pangalan, siyempre po. Apo. Wala po pong kayong problema na sampa ng kaso ito? Actually, sir, kung meron po talagang insidente, sir, bakit po magkakaroon ng problema? Wala naman po tayong ano, di po ba? Apo, apo. Kung alam po natin yan, kung dito po sila dumirekta, eh matutulungan naman po natin sila kagad. Kasi may due process naman po tayo at saka wala naman po kami kinikilingan dito, sir. Opo, tama po. Mm-hmm. Nagtatanong lang po ako para nakasiguro. Yes, sir. Well, I'm sorry, sir, kung hindi po siya dumiretso dyan sa inyo at dumaan muna sa amin. Ay, wala po ako magagawa doon, sir, talaga. Opo, kasi nga po, nagtiwala po sila sa amin at hindi naman namin pulit silang tanggihan doon sa ibinigay ng tiwala. So, kung kayo po ina-offend dahil sa amin po dumiretso versus sa inyo sana, pasensya na, sir. Hindi po ako na-offend, sir. Ang ano ko lang po, ako po, kung ano man po ang problema dating dito, kasi hindi ko rin po kilala itong Junel Aguinaldo na ito. At the same time, hindi ko rin naman personally kilala si Mr. Tinho. So, wala ako akong problema doon. Apo. Hindi po kilala itong si Junel Aguinaldo na ito?
sir? Actually, sir, bago lang po kasi ako rito sa Leonardo, sir. So, how about, sir, kung sabihin mo, hindi ko kilala si Mr. Aguinaldo versus hindi ko kilala itong Junel Aguinaldo na ito. Doon pa lamang, sir, para medyo may kulay na para sa akin, ang dating hindi masyado maganda. Sir, wala, sir, akong ibang sinabi dahil bago nga lang din po ako dito, sir, hindi ko rin kilala si Mr. Aguinaldo. At the same time, hindi ko rin po kilala personally si Mr. Tino. Yun. Ano? Kasi kuminsan, sir, yung pananalita natin, nagkakaroon ng weight yun. Sir, thank you. Kung gusto ninyo talaga siyang ano dito, at pwede naman po namin siyang tulungan kung magsasampo po ng reklamo, wala akong problema sa amin. Wala, sir, akong kinukulayan dito kasi ako po, pulis po akong nararapat at hindi po ako gumawa ng ano, kahit i-background, sir, ninyo ako, hindi po ako gumawa ng kalokohan sa tanong buhay ko. Imbestiga, sir, ako, dire-diretso lang. Opo, naiintindihan ko, sir. Sorry, sir, I'm not fighting with you, sir. Ako po'y naniniguro lamang dahil sa umpisa pa lang, sabi mo sana dumiretso. Ngayon, sir, hindi ko kasalanan, sir, kung yung mga tao dumidiretso po sa akin. Kaya nga po kami pumupunta sa inyo, hindi namin kayo binabypass. Pwede naman namin ito idiretso agad sa piskalya, pero dumadaan po kami sa inyo bilang pagrespeto, sir. Nag-gets niyo po? Tama naman, sir. Sa umpisa pa lamang, hindi ko na gusto yung mga dating sa mga pulis dahil yung pinag-uusapan dito, isang kumpanya malaki, ice plant, at isang tauhan. Eh gusto ko lang makasiguro. We have to ask questions doon po sa nagsusumbong sa amin. Alamin po namin kung ano talagang problema. And then, para malaman namin kung saan namin i-refer. And then, para malaman namin kung dapat talaga tulungan kung nagsisinungaling o hindi yung nagsusumbong. Ganun lang po yan. Kaya kayo po, mga pulis, mga barangay chairman, mga otoridad, wag po kayong magalit kung dumidiretso sa amin. Maraming beses na po nangyari ito na napipikom po yung mga ibang mga otoridad na pinag-referan namin dahil hindi nila gustuhan bakit sa amin dumidiretso. Hindi po namin kasalanan kung sa amin po yung nagtiwala. Now, yung sinabi niya, hindi ko kilala yung Junel Aguinaldo na yan. That's not the proper way to say it. You're a policeman. Meron tamang pamamaraan ng pagsalita nun. Hindi ko po kilala yung si Mr. Aguinaldo. Polis ka, kasama dapat sa trabaho mo, sa training mo yan. You should use the right terminologies para hindi ka pag-isipan ng mga tao. Dapat neutral ka. Hindi ko kilala si Mr. Aguinaldo. At hindi ko rin ko kilala si Mr. Tino. At maniwala po kayo sa amin, kami po mga pulis, gitna kami, gagawin namin trabaho namin. Ganun po dapat ang tamang pananalita. In this case, itong si Major, medyo kulang ata to sa training. Mawalang gala na sa'yo, Major. Nagtalata din ng mga netizen. So, umpisa pa lang daw yung tono ng boses niya, maangas na siguro nagising natin siya o mainit ang ulo niya. Wala tayong problema doon kung meron siya pinagdadaanan. Pero pagdating po sa usaping yung problema ng complainant, problema ng naapi, dapat kalimutan natin yung problema natin, yung problema po ng naapi natin kababayan, doon tayo mag-focus. O yan, marami nang kakalata. Maangas daw si Medyo sa umpisa pa lang, mataas na rin boses, galit, baka naistorbo, bagong gising. Well, sorry kung nagising ka namin. Kung na-interrupt namin yung kung ano man ginagawa ng Major, pasensya na. Okay? Kung ayan, angasan tuloy sa iyo yung mga netizen. Okay? Colonel Roderick Campo, PD ng Nueva Ecija. Colonel, magandang hapon, sir. Yes, sir. Magandang hapon po si Colonel Campo po ito. Opa. Colonel, sa inyo po namin ilalapit itong si Mr. Aguinaldo para matulungan po dahil siya po ay pinagbabaril ng airsoft ng kanyang amo. Binintangan po siya nagnakaw na wala namang matibay na ebidensya. Ang dami niya pong sugat, sir. Pinagbabaril siya. Mr. Aguinaldo po. Opo, Junel Aguinaldo, Colonel. Opo, opo. Colonel, pagsabihan niyo po yung inyong COP na next time dapat, Colonel, marunong sumagot ng maayos. Opo, opo. Pangalawa, dapat, sir, matuto siya maggamit na Mr. Aguinaldo o Mr. Tino o kay Sir Junel, kay Sir Manuel. Huwag po yung bang hindi ko kilala yung Aguinaldo na yan o Aguinaldo na ito. Masakit po sa tenga, Colonel. Opo, opo, opo. Pagsabihan niyo na lang po. Opo, opo. Bago lang daw po itong si Mr. Atencio, baka pwede pong sa ilalim niyo po sa isang retraining program kung maaari lamang. Apo, i-check ko po yung ano yung status. Salamat po Colonel Campo, sir. Apo, apo. Thank you po. Yung tungkol po dito kay Mr. Aguinaldo, ano po yung ano ice plant po na ano? OCT Enterprises po sa May San Leonardo, Nueva Ecija po. Okay po, sige po. I will conduct investigation on this matter po, sir. Apa. Salamat po, sir, Colonel. Mabuhay po kayo, apa, Colonel apa. Campo, sir. Apo, thank you po. Ito yung sinasabi natin. Yung amo, mabait. Pero yung tao, suplado. Anong klase yan? Nagkikinig ka medyo, sana nagkikinig ka pa rin. Yung boss mo, PD, ang bait. Ikaw, tao, ni Colonel, hindi mabait. Yung pag-uugali mo, mag-reflect yan kay Colonel. Dapat mabait yung amo mo, mas lalo maging mabait ka. Huwag yung ang bait-bait ng amo, tapos ikaw suplado. Huwag ho ganun. Sa lahat ng mga naninilbihan, huwag po.
eh, wag po kayo magbalat sibuyas. Okay? Kasama po sa trabaho niyo dahil kayo po'y taga-gobyerno. Ganun lang po yun. Sir Jonel. Sir. Tama naman po yung pasweldo sa inyo. 300 lang po. 12 hours po nagtatrabaho yung mga kasama ko sa planta. Sa akin po, supervisor, 500 a day po. 500 a day. Magkano bang bigayan po dyan sa Nueva Ecija? Sir, hindi ko po alam kung magkano po minimum deal talaga dito. Pero dati talaga, 400, 350 lang po talaga, tumaas lang hanggang 500. Okay. Pero napako na po sa 500. Meron po kayong benefits dyan? Sir, wala din po. SSS, PhilHealth, Pag-ibig, 13-month pay, wala po lahat. Okay. Overtime, holiday, wala din po. Oh, stop. Ito na yung sinasabi ko noon. Makinig po kayo mga kapatid. Si Amo, pag nanakawan niya yung kanya mga empleyado, okay lang. No problem. Pero pag si empleyado, isip niya mo, nagnako sa kanya, pagbabarili niya. Hindi niya mapapatawad. No mercy. At kung hindi niya pinagbabaril to, baka, kung hindi lumapit sa atin, baka kakasuhan pa niya. Yan sinasabi ko. Ito na po, many times here, ang amo na patuloy na nagnanako sa kanyang mga empleyado, pagkupit ng kanilang mga sweldo, benefits, no problem. Pero pag sila naman ang, sa tingin nila, ninakawan ng tulad to, ice, yari ka. Sige po, Sir Jonel, tutulungan po namin kayo. Sir, maraming salamat po, sir. Sir, kasi kung gusto mong magsampa ng kaso, dito sa yung amo, tutulungan namin kayo. And then habang nilitis yung kaso, then doon muna kayo sa lugar na safe sa inyong mga kamag-anak. And then tuwing hearing... Sir, gusto ko po sana sa Isabela, sir. Sa Isabela ka muna habang nilitis yung kaso. Pero every now and then, kailangan po dumalo kayo sa hearing. Okay sa inyo? Opo. Basta yung sasakyan lang po yung kailangan ko, sir. Wala po akong pamasahe pag ano-ano kasi wala naman po akong naipon. Sige, sir. Sir, may AXIS party list po sa Isabela, sa Cagayan City. Opo. Alam niyo po yung Cagayan City? Opo, sir. Doon po yung bayan po namin. Okay, good. Meron pong AXIS party list doon. Ang AXIS po, maghatid sundo sa inyo tuwing hearing. Opo. At bigyan kita, sir, ng pera. Lahat ng sir, pangangailangan mo, pera, supplies, lahat. Okay, sir, sagot kita. Sir, paano kaya yung mga anak ko sa Bulacan, sir? Nasa Bulacan pa po yung dalawang anak ko. Sige, sir. Padadala ko po dyan. Hatid po namin dyan. Okay? Sige, sir. Off-air, sir. Pag-usapan natin lahat ng pamilya mo. We'll make sure na safe po sila. Marami talagang ganung klaseng amo. Sobrang galit nila pag nagkamali yung kanilang mga tao. Especially pag sila ay ninakawan, nagwawala, ito, nag-uramentado, kulang na lang patayin itong tao. Pero pag siya ang nagnakaw sa mga empleyado niya, want to sawa. Matagal niya pag nanakawan. At mas malaking halaga. Dahil marami sila eh. Walang benefits, walang 13-month pay. Anong tawag niya? That's pag nanakaw. So ito yung sinasabi ko. Alright? And may CCTV naman pala. Eh, ba't hindi gamitin ang CCTV? Okay? Kahit anong problema meron tayo sa buhay, pagpunta natin sa trabaho, iwan natin yung problema doon. Major at sa lahat ng mga taga-gobyerno, huwag natin dalhin. Especially kung tayo po ay nakikinig sa problema na mga kababayan natin. Dapat maging understanding tayo. Okay?